Wow! Talagang pinagpala sa napakagandang buhangin. Itong Mamon Island. Ang daming octopus. Tingnan niyo po itong ating dinadaanan ngayon. Para po siyang yung carpet na mabibili natin sa mga department store. Tingnan niyo naman kung gano'ng kaganda itong kanilang kwarto. Meron po itong tatlong queen-sized bed na pwedeng pagigaan ng tigdadalawang tao. Mga ilang kilo yan, sir? 10 kilos, 15 kilos. Grabe, ganun talaga kayaman itong bahagi ng dagat. Pakita ko lang po kung gaano kalaki itong alimango. Ayan, alin po ba yung masarap? Alimango o alimasang? Wow! Matatanaw po natin mula dito sa taas kung gaano kaganda ang baybayin nitong isla. Good morning mga ka-SEFTV! Welcome po sa ating panibago na namang vlog. At ngayong araw ay panibagong isla na naman ang ating i-explore dito sa Siargao Islands. So ngayon nga pala ay nandito po tayo sa bayan ng Dapa at mula dito magta-travel lamang po tayo ng ilang minuto papunta dun sa Barangay Union kung saan tayo sasakay ng bangka patawid dun sa island. Bago po natin umpisan ng ating biyahe ay dadaan po muna tayo dito sa Dapa Market para bumili ng ating babauning pagkain. So tara! So tara, magic na tayo. Etong Dapa Market kasi, eto yung pinakamalaking wet market dito sa buong Siargao Island. So tingnan natin kung marami nga ba yung mga seafoods na nandito. Oh, pagi! Tupus! Ano to? Lamang loob? Parang ito yung malaking version ng yellowfin. Yun, yung malalapad. Mas anong isda to? Hugot. Anong masarap na luto dito? Ihaw. Ihaw. Manalipin mo yan, pero wala sila. Ano yun yan? Gangis. So nakita nyo naman po dito na mas marami yung mga binibenta dito seafoods. Kumpara dun sa market na pinuntahan natin dun sa General Luna. So ayon dun sa mga napagtanungan natin, hindi pa daw po ito yung pinaka-season talaga kasi medyo masama pa yung panahon nito mga nakarang araw kaya konti lang yung mga nahuli nilang isda. So ano ba yung mga nabili natin dito? So yung nabili lang natin dito, sir, is yung shrimp lang tsaka dalawang fish. Try natin dun sa Union, kukuha tayo ng alimango. Alimango naman! So matapos lamang ang halos 10 minutes na travel mula dun sa bayan ng Dapa ay narating na rin po natin itong Barangay Union kung saan nakapark itong bangkang ating sasakyan. Dahil nga sa kulang pa yung dala nating pagkain kaya pupunta po muna tayo dun sa kanilang market na nandito sa Union para magtingin-tingin at bumili ng iba pang seafoods na pwede nating baunin. So makikita nyo naman po dito, ito yung mga bangka na nakapark na ginagamit ng mga mangingisda na taga rito sa Barangay Union. Talagang naikot natin itong Siargao Island at napuntahan din po natin yung kasuluk-sulukan nito. Yung pupunta natin pala sa buyer ng mga crabs. Akala ko kanina, yung pupuntahan natin ay yung market nitong Barangay Union. Meron po kasi ditong buyer ng mga alimango at dito na po tayo bibili kasi dito, anytime, meron po silang stock. So alamin po natin kung magkano. Wow! Pumapasok pala dito yung mga alimango. Sa dulo, dulo. Bagamat merong mga nanguhuli din ng mga alimango at alimasag sa iba't ibang mga isla, nagkakaiba naman yung pangalan ng mga ganitong cage na ginagamit. Tulad lamang doon sa summer, yun. Yung tawag po nila dito ay panggal. Doon naman sa Southern Leyte ay bobo. Tapos dito naman, buntog. So ito, tinatalian nila sir para hindi magat at hindi makatakbo.
Alin po ba yung masarap? Alimango o alimasag? Yung alimasag kasi maliliit. Katuloy yung alimango. May alimasag dito kanina, kaso naubos na. Ano po ba yung pinagkaiba nilang dalawa? Yung mga alimasag, maliliit. Saka yung alimasag, hindi nilalaki. Ang pagkakaintindi ko kasi sa alimasag at saka sa alimango, yung alimasag, mahuhuli natin sa dagat. Yung alimango naman, mahuhuli natin sa pangpang o di kaya sa mga ilog. Kaya mas mura yung alimasag kaysa alimango. Kasi yung alimango, malaki, malaman. So, pakita ko lang po kung gaano kalaki itong alimango. Ayan. May itim po yung kulay niya kasi galing po siya sa mga bakawan. Paano po ba na natin malalaman kung mataba o kulang ng laman? Matigas na yung dibdib. So, pag pinisil natin yung dibdib nito, pag matigas, mataba po yan, malaman. Pero pag malambot, ayan, tapos pag may mga lumalabas-labas pa na tubig, kulang po yan sa laman. Tingnan nyo naman kung gaano kataba itong alimango. Isang piraso, pero lampas kalahating kilo yung timbang nito. So dito nga pala, pag below 2 kilos, yung presyo ng alimango ay medyo mataas pa. Pero pag lumampas ng 2 kilo, bumababa yung presyo dahil nga sa bloated na o oversized na yung alimango. Thank you sir, thank you. Thank you, thank you. Grabe. Hindi ko inaakala na marami pala tayong malalaman dito tungkol sa mga alimango. Ano po yung una natin pupunta ang isla? Punta tayo sa first doon sa Mamon. Okay, let's go to Mamon. Lamang ang halos isang oras na travel mula doon sa Siargao Island ay narating na rin po natin itong ating unang destinasyon ngayong araw. Nandito po tayo ngayon sa Mamon Island. Yun po yung mainland ng Mindanao. Yan po yung Siargao Island. At eto, grabe, marami palang mga isla ang matatagpuan dito sa bahaging ito ng Mindanao. Hindi lang po yan basta isla kasi tingnan nyo naman po yung buhangin. Wow! Pinong-pino. So dito, popular daw itong isla para sa mga gustong mag-swimming. Dahil nga sa konti lang yung mga turista na nagpupunta dito, kaya pwede nyong masolo itong isla. Sa katunayan nga, tayo lang po yung dayo ngayon dito. Napansin po pala natin kanina, nung papadaong pa lang tayo dito, ay sinalubong na tayo nitong mga aso. Ito po yung nagwe-welcome sa mga bisita na nagpupunta dito sa Mamon Island. So mababait po itong aso. Tingnan nyo naman. Ayan, so dito nga pala sa Mamon Island. Medyo malaking isla po ito pero nasasakop po ito ng kabilang isla. Ibig sabihin po niyan, etong isla ay bahagi lamang ng barangay Suyangan na nandun sa kabilang isla. Etong Mamon ay sitio lang po ito ng barangay Suyangan. Dahil nga sa kulang pa sa residente, kaya hindi pa ito marerecognize as barangay. So ngayon nga pala sa pag-iikot natin dito sa isla, eto po yung magsisilbi nating mga tour guide. Yan. First time po nating mag-ikot na etong mga aso yung magtutour sa atin. Sir, good morning. Wow! Ang daming octopus. So dito, marami pala yung mga octopus. Yung sa amin, yung mabenta talaga dun is yung pusit. Yung squid. Squid talaga. Ayos yung mga daanan nila dito. Hindi simentado pero hindi siya rough road. Bilib ako sa mga asong to, talagang hindi tayo iniwan. Talagang sinamahan tayo. Medyo malayo na itong narating natin. Nasa higit 1 kilometro na. Pero yung mga bodyguard natin, no? Wow! Talagang pinagpala sa napakagandang buhangin.
etong Mamon Island. Mula dun sa kabila hanggang dito sa bahaging ito ng isla ay talagang pino at maputi yung buhangin. Tingnan nyo naman yung bangka na parang nakalutang lang sa hangin dahil nga sa linaw ng tubig. So dahil nga sa napakayaman nitong dagat, kaya makikita po natin itong mga mangingisda na nandyan lang. Ilang metro lang yung layo mula dito sa Pangpang. So ibig sabihin po niyan, dyan banda ay marami na po yung isda. Laki ng isda. Anong isda yan? Lapu-lapu. Grabe, sobrang laki oh. Mga ilang kilo yan, sir? Mga 2 kilo siguro. Normal na lang ba yung mga ganyang laki ng isda dito? Mayroon pa. May mas malaki pa dyan. 10 kilos, 15 kilos. Grabe, ganun talaga kayaman itong bahagi ng dagat. So, yung mga ganyan, sir, magkano yan nabebenta? 2.5 ang kilo, basta buhay. Basta buhay. Ang kagandahan kasi pag buhay, pwede mo siyang lutuin sa susunod pa ng mga araw. Fresh pa kasi, buhay pa nga. Thank you, sir. Thank you. Ayan, so dito nga pala, bago natin makalimutan, kailangan po natin magbayad ng docking fee pag halimbawa dadaong po tayo dito sa Mamon Island. Magkano po yung docking fee? 100. Libre na yung entrance. Mm-mm. Okay. Dito po ba sa Mamon Island, meron po bang accommodation na pwedeng tuluyan ng mga turista? Dito po alam mo, sir. Dito po magmag-tent sila. So yung paglalatag ng tent, wala na, libre na? Pwede ko na, sir, libre. Pag mag-overnight, may bayad na din. Okay. So ngayon naman, ay tatawid naman tayo dito sa kabilang isla para nga makita naman kung ano yung mga meron dito. Tanaw kasi natin mula dito sa Mamon Island, yung kanilang parola na nasa tuktok ng burol na nandito. Dito naman sa Suyangan Island, mas malaki po ito kumpara doon sa Mamon Island. So dito, makikita po natin yung mga kabahayan. Ayan, mas marami po yung bahay dito. Mayroon din po itong mga palayan. At sa gitna po nito ay may mga burol na, yun, may lighthouse. Marami po dito ngayon yung mga nakatambay ng mga bangka na ginagamit ng mga mangingisda kasi karamihan ng mga nakatira dito ay pawang mangingisda. So itong Suyangan Island ay 2 barangay yung makikita natin dito. Yung isa ay nandito malapit sa harap nitong Mamon Island at yung isa naman ay dun sa kabila nitong isla. Sa bahaging ito ng Mindanao ay 3 isla yung matatagpuan dito. Yung Mamon at etong Suyangan Island ay nasa halos 1 kilometro lang yung layo. At etong Anahawan Island naman ay nasa 5 hanggang 6 na kilometro yung layo. So mula dito sa 2 isla na to ay magta-travel naman tayo ng halos 1 oras din papunta dun sa ating susunod na destinasyon kung saan tayo mananangalian. Okay, so tara, let's go! So inabot lamang tayo ng halos 40 minutes bago narating etong Corregidor Island. So nandito po tayo sa isang resort kung saan ay dito po natin ipinaluto yung ating dalang pagkain. Mag-contact po muna tayo, sir. Sige po, galing kami ng Malaysia. Ako Indonesia. Ako Japan. Japan, yun. Mga ano pala tayo, foreigner. Anong pangalan nyo? Signal po, pag sa gabi is Sydney lang.
Oh, nagtra-transform. Transformer pala. Transformer na performer. May nakalagay, don't sit. Saan don't tayo? Sit. Don't sit. Saan tayo? Dito na lang. Sit. Dito na lang tayo sa table. Okay, so habang inaantay po nating maluto yung ating pagkain, ikutin po muna natin itong resort at tingnan po natin kung ano yung mga ino-offer nila dito. So ilang metro lang yung layo mula dun sa ating pinagdaungan. Makikita po natin itong kanilang watchtower. Akyatin po natin to at tingnan po natin sa taas kung ano nga ba yung ating matatanaw. Medyo may height po ito. Ikaw, dyan ka lang. Wow! Matatanaw po natin mula dito sa taas kung gaano kaganda ang baybayin nitong isla. Tingnan nyo naman. Mula doon hanggang doon, makikita po natin ang maputing pinong buhangin at etong napakalinaw na tubig. So yun po yung mainland ng Siargao at eto yung isla na nahiwalay dun sa Siargao pero sakop pa rin ng Siargao kasi nasa sakop pa rin po ito ng bayan ng Dapa. Tama ba? Yes. Tingnan nyo naman kung gaano tayo kataas ngayon. Baba po tayo. Isa-isa lang tayo, baka hindi tayo. Ito po yung kanilang mga kwarto na pwede nating marentahan dito sa isla. Ilang building po ba yung nandito? Sa ngayon po sir, yung natapos natin is dalawa pa lang po. Pero yung sa plano po namin is 7 villas. Sa isang ganito, ilang kwarto? Isa lang po siya sir. Parang studio type lang siya. Wow. Ito yung kanilang family villa. Tingnan nyo naman kung gaano kaganda itong kanilang kwarto. Meron po itong tatlong queen-sized bed na pwedeng pagigaan ng tigdadalawang tao. Tama po ba? Yes po. So dito po, since wala tayong landline dito, so yung gamit namin sa island is walkie-talkie radio. So kung may mga kailangan kayo or may mga question, anytime pwede kayong i-contact doon. Tsaka meron din tayo ditong AC and then portable red. Tsaka sa CR naman pangkompleto na yung amenities natin. Actually, pag nag-check in, naglalagay kami towel, shampoos, and then toothbrush. Meron din tayong lalagay na sandals, slippers during check-in. Tingnan nyo naman dito kung gaano ka laki yung spasyo ng kanilang CR. Parang kasya pa dito yung isang higaan ah. Yun. Ito yung pinakamagandang shower. Yun, yung parang umuulan. So, halimbawa, sa isang pamilya, may dalawang gusto ng ma-CR. Hindi na po mag-uunahan kasi dalawa yung kanilang toilet dito. Wow, parang wala tayong wall. Kitang-kita natin yung buong resort. Dito, magkano po yung per night? 4,665 yes, po. Yun po is good for 6 person po. 6 person. Kung halimbawa, more than 6 yung magbubuk dito, pwede so, ba yun? Yes po, pwede po. Pero yung maximum natin is 8 person lang po yung sa family villa. Matapos lamang ang mayigit sa 30 minutes na preparation para dito sa ating pagkain, ay eto na, yung ating pananghalian. Yun, eto po yung ating pinamalengke kanina. Eto yung alimango, inihaw na talakitok, buttered shrimp, at meron po tayong mga sausawan. Gutom na? Medyo. Medyo? Medyo. Medyo malayo pa yung akyatin natin, kaya kailangan po natin ng energy. So tara, kain po tayo. Naman dito
sa Empire Resort ay maglalakad naman po tayo ng halos 30 minutes paakyat dito sa Burol na nandito sa gitna ng isla. Ayon sa mga napagtanungan natin, napakaganda daw ng view na matatanaw natin dun sa tuktok. Kaya na-excite na po akong bisitahin etong Burol na nandito sa Corregidor Island. Itong ating dinadaanan ngayon. Para po siyang yung carpet na mabibili natin sa mga department store. Yan. Perfect yung pagkakalatag. Dahil nga sa pinagbawalan nilang dumaan dito yung mga sasakyan, lalo na yung mga motor. Kaya mapapansin po natin na wala pong mga dead grass. Pwede lang pong dumaan dito yung mga naglalakad. Bago po tayo makapagpatuloy dun sa taas, ay kailangan po muna nating dumaan dito. Kailangan po nating magbayad ng entrance fee. Magkano po yung entrance fee? 30 po. 30 per person. Okay. Nandito pa lang po tayo sa mas mababang bahagi nitong Burol. Akyatin pa natin itong bahagi para makita talaga natin kung gaano kaganda ang view na matatanaw sa taas. So nandito na po tayo sa Bahay Kubo Resort na kung saan wala po kayong makikitang kubo. Wala ng kubo to kasi naano siya, nasunog. Nasunog. Dito sa taas, safe naman. Wala namang mga ahas, mga insekto na pwedeng maangagat sa atin. Safe po dito kasi sanay na itong lugar. Ito talaga yung puntahan ng mga turista dito sa Corregidor Island. Kulang po yung experience natin pag hindi po natin inakyat itong Burol ng Corregidor Island. Hindi po natin inaakala na bukod sa Siargao Island ay meron pa palang mga naggagandahang isla na makikita ilang kilometro lang mula dun sa mainland. Maraming salamat po sa lahat ng mga sumubaybay dito sa ating video mula nitong umpisa hanggang dito sa point na to. So maraming salamat din po sa ating guide kay Sir Archie. Sa mga gustong magpunta ng Siargao, just find Amigo Tours sa Facebook page ko nandun. So pag ito yung kinausap nyo, wala na kayong iisipin pang iba kasi halos lahat ng mga nandito sa Siargao ay alam nito. Maging yung mga detalyeng hindi masagot ng mga locals dito ay nasasagot niya po. Alam nyo naman po kung paano tayo magtanong. Maraming salamat din po dito sa ating nakasamang tour guide na taga rito sa Corregidor Island kay Daniela. Sednella. So maraming salamat dito sa boatman at sa papa niya sa pagdala sa atin dito sa mga naggagandahang isla. So sa ngayon niya lang po muna at samahan niyo pa po ako sa susunod ko pang mga vlogs. Huwag niyong kalimutang i-like at i-share itong video na to at mag-subscribe na rin sa aking YouTube channel. Maraming salamat po.